agad namang dinala ang sugatan sa Provincial Hospital upang malapatan ng paunang lunas. Samantala, kasalukuyan pa rin namang inaalam ng pulisya ang kabuuang halaga na napinsala sa nabanggit na insidente. Sa ibang balita, isinagawa nitong Lunes, ika-anim ng buwang kasalukuyan, ang eleksyon ng bagong set ng Board of Trustees ng Oriental Mindoro Technical Schools Association o OMTESA sa pangungunan ng chairman nito na si ACMCL Director at Provincial Board Member Homer Lito Bons Dolor. Panauhing pandangal sa nasabing aktibidad, si Technical Education Skills Development Authority Region 4 Mimaropa, Regional Director Baron Lagran, kasama si Provincial Director Ses Amaro na siyang namahala sa bilangan ng mga boto. 35 mula sa 43 aktibong registered TESDAT schools sa buong lalawigan ang miyembro na nasabing asosasyon na pangunahing nagpapatupad ng mga programa ng TESDA. Kabilang sa mga paaralang kasapi ng OMTESA ay ang Absolute Care Institute, Southwestern Luzon Maritime Institute Foundation Incorporated, St. Anthony College, Filipino Academy of Scientific Trades, CLCC, Institute of Computer Arts and Technology at iba pa. Nahalal bilang presidente ang SSVTC, SLMIF naman ang vice presidente para sa 1st District at MTTDC naman para sa 2nd District. Nahalal na sekretarya ang SIPTEC, samantalang ang Grace Mission ang naging treasurer, auditor ang FAS at ang AYATEC at MHCTC naman ang trustees. Samantala, muli namang inihalal bilang chairman of the board ang ACMCL. Dahil dito, isang mensahe ang binigay ni Bokal Dolor sa mga kasamahang muling nagtiwala sa kanya. Magpapasalamat sa kanilang patuloy na tiwala sa aking liderato at ang request ko at mga ipapangako ko sa kanila tulad ng ginawa ko dati. My principle of fairness and justice, especially in the distribution of scholarship slots, in making our schools competent to deliver the quality training that the students need, OMTESA will be a very active partner of TESDA and the provincial government and the two congressional districts with the two congressmen in the implementation of their tech book and labor and employment programs. Nagsilbi na rin itong kasagutan sa kahilingan ni TESDA Regional Director Baron Lagran kung saan sinabi niya na umaasaan niya siya na magiging katuwang nila ang OMTESA sa pagkakaloob ng dekalidad na edukasyon sa kanilang mga mag-aaral. Look forward with the help of OMTESA in making a more quality, in delivering a more quality education among the constituents of Ormin. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Hello mga suki! Ako si Super VPR, your friendly superhero. Halika na at sasamahan kita sa lugar kung saan mas sarap at masayang mag-shopping ng appliances at furniture. Sa VPR Marketing lang, ang DTI-accredited consumer-friendly store dito sa Oriental Mindoro. Extra super special kayo sa VPR Marketing. Kaya, dobyo-dobyo din ang surprises na handog ni Super VPR. Mas mababang presyo, mas mabilis na serbisyo, at credit card payments. Talagang extra super strength ang VPR Marketing sa pagbibigay ng convenience sa inyo. Yan ang VPR Marketing para sa inyo. VPR Marketing with branches at Calapan, Puerto Galera, Victoria, Pinamalayan, Bungabong, Rojas. See ya! Kalinsabay ng pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon ngayong buwan ng Hulyo na may temang wastong nutrisyon ay kailangan lifestyle diseases iwasan. Di tulad ng karaniwang aktibidad, kakaiba naman ang naging selebrasyon sa Barangay Suki kahapon ng hapon kung saan tampok ang aero dance contest. Maliban sa pagbibigay ng kaalaman sa mga nanay hinggil sa wastong nutrisyon na dapat ugaliin sa kanilang pamamahay para na rin sa kanilang pamilya, tinutukan rin nila ang malinis na kapaligiran at tamang pag-eersisyo upang lumakas ang resistensya higit ngayong marami ng mga sakit gaya ng influenza EH1N1 at dengue ang nauuso.
bilang pagdiriwang isang programang inihanda ng buong sangguniang barangay ng Suki na pinangunahan ni Kapitan Hector Jurado na dinaluhan ng ilang konsehalis ng lungsod, si HST Dr. Angelita Legaspi, City Nutrition Officer Trizy Poramanes at ni City Nutrition Action Officer Dr. Basilisa Lianto na nagbahagi ng ilang pagbati at pananalita sa lahat ng naroroon. Sa nasabing selebrasyon, nakiisa at nagpakitang gila sa paggiling ang buong sangguniang barangay, maging ang kapitan dito sa inihandang aerodance contest na siyang ikinasaya ng programa at ng mga manunood. Gaya ng pangkaraniwang aktibidad, sa huli pinagkalooban ng sertipiko ng pagtatapos at ng mga regalo ang 18 ina na sumailalim sa 3 araw na pabasa sa nutrisyon kung saan natutunan nila ang kahalagahan ng pagbibigay ng wastong nutrisyon sa kanilang pamilya. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. At yan po naging kalipunan ng aming mga balita para sa araw na ito. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ito po si Irish Valyada, magandang gabi.